Pagandaan po muna natin ang ilang mahalagang anunsyo ng IATF mula kay Presidential Spokesperson Harry Roque. Magandang araw, Pilipinas. Balitang IATF po muna tayo, no? Naglabas din ang inyong IATF ng bagong listahan ng mga bansang kabilang sa green, red at yellow list na epektibo mula Nobyembre 16 hanggang at 30, 2021. Kabilang po sa mga green countries ang mga sumusunod: American Samoa, Bhutan, Chad, China Mainland, Comoros, Cote d'Ivoire, Falklands Islands, Federated States of Micronesia, Guinea-Bissau, Hong Kong's SAR, India, Indonesia, Japan, Kosovo, Kuwait, Kyrgyzstan, Malawi, Mali, Marshall Islands, Montserrat, Morocco, Namibia, Niger, Northern Mariana Islands, Oman, Pakistan, Palau, Paraguay, Rwanda, St. Barthélemy, St. Pierre and Miquelon, Saudi Arabia, Senegal, Sierra Leone, San Eustatius, South Africa, Sudan, Taiwan, Togo, Uganda, United Arab Emirates, Zambia at Zimbabwe. Samantalang may dalawang lugar na nasa ilalim po ng red list, ang Faroe Islands at ang The Netherlands. Lahat ng mga bansa na hindi ko nabanggit ay nasa yellow list. Inaprubahan din po ng IATF ang rekomendasyon ng Department of Foreign Affairs na kilalanin at tanggapin para sa pagtakda ng arrival quarantine protocols, gayon din para sa interzonal at intrazonal movement, ang mga national COVID-19 vaccination certificates ng mga sumusunod na bansa: Australia, Czech Republic, Georgia, India, Japan, The Netherlands, United Kingdom, Turkey at Samoa. Ang mga nasabing mga bansa ay dagdag pa sa iba pang mga bansa, territories at jurisdiction na nauna nang inaprubahan ng IATF ang kanilang mga proof of vaccination para kilalanin dito sa Pilipinas. Ang nasabing rekomendasyon ay without prejudice din sa iba pang proofs of vaccinations na aprubahan, na aprobado ng IATF para sa lahat ng inbound travels. Kaugnay nito, inatasan ang Bureau of Quarantine, Department of Transportation, One Stop Shop at ang Bureau of Immigration para kilalanin lamang ang mga proofs of vaccination na inaprubahan ng IATF. Samantala, pinayagan din ng IATF ang rekomendasyon na payagan na po ang group activities sa mga fitness studios, ha, gyms at iba pang venues para sa non-contact exercise at sports sa mga lugar na nasa Alert Level 2. Zumba time na naman po. Inadapt din ng inyong IATF ang proposed guidelines ng Technical Education and Skills Development Authority para sa pagsagawa ng limited face-to-face training at assessment. Kaugnay nito, pinapayagan ng TESDA na mag-conduct ng limited face-to-face training at assessment mula 50 hanggang 100% venue capacity sa mga lugar na nasa ilalim ng Alert Levels 4 to 1. Samantala, walang face-to-face trainings at assessment ang papayagan sa mga lugar na nasa ilalim ng Alert Level 5. Eh paano po yung face shields? Meron na pong desisyon. Pero ito po ay for approval and possibly for announcement by the President himself. Yan lang po ang latest sa inyong IATF. Magandang umaga sa inyong lahat.